Praise the Lord. Okay, let's start, mga kapatid. Let's bow down our heads as we come to the Lord in prayer tonight. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you. We praise you for the privilege of coming together to glorify your name and also to dig on the word so that our lives may be established upon a strong foundation. Your word, Lord God, hallelujah, that never fails, never ends. Help us, Lord, to build our lives on the precepts of your words. Guide us, Lord. Light our path tonight. And may we grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Mega shout out to Pastor Dante Teja. Kaya marami pong salamat, Pastor. At kamusta na kayo dyan? Quarantine pa ba kayo dyan sa... Okay, ano nang lugar kayo? Paranaque po ba? Paranaque? Or... Okay, pasensya na po kayo. Nalimutan ko. No? Sister Isa. Ayan, salamat. Thank you for being online tonight. Ayan. So, salamat po. At... marami-rami na tayo. We already have 25, no? So, salamat po. So, let's start our lesson tonight. Okay, let me just show you our scripture. Ayan. Okay. Psalm 92. Okay, naputol yung ating text, ha? Natin ng konti. Ah, hindi na pala maitaas. Okay, anyway, sige, pagtsagaan na lang muna natin yan. Pansya na kayo mga kapatid, medyo ano siya ngayon, no? Parang pixelated kasi nagpa-fluctuate yung ating speed ng ating internet, ano? Okay, so our text is found in Psalm 92 verses 13 to 14 and Proverbs 28:25. Okay, very ano, grabe yung quality ng ating live, no? Okay, pero anyway, hopefully mamaya-mayang konti ay lilinaw na yan. So verse 13 and 14, they are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our God. They still bear fruit in old age. They are ever full of sap and green. Yeah, praise God. Hallelujah. So, Proverbs, tingnan natin sa book of Proverbs 28 verse 25. Ano? Proverbs 28 verse 25. Okay, a greedy man stirs up strife, but the one who trusts in the Lord will be enriched. Ayan. So napakaganda nung dalawang bersikulo na atin pong binasa, no? Yung nauna ay Psalm 92, 13 to 14. Ang tinutukoy dito yung mga naglilingkod sa ating Panginoon. No? Tingnan natin yung whole chapter para makita po natin yung context. Yan. So sa verse 12, nung makikita niya, the righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our God. They still bear fruit in old age. They are ever full of sap and green. To declare that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. So ngayong gabi mga kapatid, ang ating pag-uusapan ay fat disciples, no? Are you a fat disciple? Okay, so malinaw naman ano, na hindi yung physical ang ating pinag-uusapan.
ngayong gabi. Okay, di ba? Hindi yung obesity. Yan, hindi po yan ating pinag-uusapan. Kung hindi in the spiritual life of a Christian. Now, pag binasa nyo po ang Bible, the New Testament, the Old Testament, mga epistles, ano, makikita nyo ron na laging pinupush sa isang Kristiyano na kailangan tayong lumago. No? Hindi ka pwedeng manatili doon. Hindi mo pwedeng sabihin na, this is the way I am. No? Hindi ganun eh. Kasi kaya ka nga binago ng Panginoon, kaya ka nga naborn again dahil yung dati mong pagkatao ay nalibing na sa bautismo. Nung binautismohan ka, yung lumang ikaw, andun na. Pati mga kasalanan mo, your sins have been remitted, di ba? So, doon pa lang makikita natin na that started the change. No? Parang isang binhi, mga kapatid. Yan, tinanim sa lupa. Ano mangyari doon sa binhi? Diba mawawala siya? Parang kumbaga mamamatay siya. Pero hindi talaga siya namatay. Nag-change siya. Ang tawag doon, germination. Mamaya-maya, ayan, may ugat na siya. Mamaya-maya, uusbong na siya. Ano? Mamaya-maya, magugulat ka na lang, isang malaking puno na. Diba? So, kasi may growth na nangyari. Pag hindi siya mag-grow, it will die. No? Mawawala yung continuity na tinatawag. Kasi pag tumubo siya, ano mangyari? Magbubunga siya. Then, pag nagbunga siya, meron na namang maraming seeds. Sa madaling salita, nag-multiply. Ayan. Okay. So, hindi po genetics ang ating usapan, hindi obesity, kung hindi yung ating Christian life as a disciple of the Lord Jesus Christ. So, nais ng Panginoon na maging fat Christian tayo. Okay, sa iba, alam nyo na yung ibig sabihin ng word na fat or acronym yan. Yan. Acronym, no? Three letters. So, yung letter F, ano yan? Number one, faithful. Yan. Sabihin mo nga, faithful. Matapat. Consistent, naaasahan, dire-diretso, di ba? Hindi pumapalya. Ayan. Parang ever ready, balot sa bakal, kaya tumatagal. Saradong sarado, protection ay todo. O, di ba? Pangmatagalan, parang motolite. Ayan. May endurance siya, di ba? Ah, sa panahon na kailangan mo, maaasahan mo. Ah, hindi ka gagaya ng ibang mga bagay, di ba? Marupok ka. Walang tibay na maaasahan sa'yo. Nalala niyo ba yung commercial ng Spartan na chinelas? Di ba? Oh. So yun ang unang-una na hinahanap ng Diyos sa kanyang mga tao, sa mga naglilingkod sa kanya, sa mga disipulo niya. No? Kailangan merong loyalty. Ayan. Ngayon, usong-uso yan, di ba? Pag loyal ka sa isang product, kaya halos lahat ngayon may mga apps na. Di ba? Ang McDo may apps, KFC, Yoshinoya, halos lahat. At kapag member ka doon, merong kang loyalty points. Ayan. Parang nire-reward ka niya. Parang yung Starbucks, no? Makailang chop ka, magkakaroon ka ng free na coffee. Ayan, yung mga ganyan, di ba? Loyalty. So, naiintindihan natin ngayon kung ano yung loyalty. Ibig sabihin, nandoon ka sa iisang produkto. Faithful ka doon sa pagtangkilik ng kanilang produkto. Now, the same way with the Lord, no? In John 14:21, tingnan natin, ha? Andali. Para makita nyo rin naman, ano, yung scripture. The Gospel of John 14:21. Ayan, anong sabi ni Lord? Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. So makikita nyo rito, ang basis ni Lord ay ano? Yung sumusunod. Ha? Hindi lang sumusunod,
keep tinatago, di ba? Meron tayong ano no, alam ko mga Sunday school pa lang 'yan eh. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. It is hiding his commandments, hiding his words in our hearts. Yung consistency natin, yung ating katapatan. Kaya nga sa Bible mismo, nagtanong si Lord eh, who can find a faithful man? Ha? Sino ang pwedeng makahanap sa isang tapat na tao? Nako mga kapatid, mahirap maghanap. Ano? Ang hirap kaya ano, makahanap ng isang matapat na tao. Nako po, talagang ano yan, struggle yan no, sa paghahanap. Yan ay matatagpuan sa Proverbs 20 and verse 6. Tignan natin, no? Yan. Proverbs 20, verse 6. Basahin natin, mga kapatid. Yan. Many a man proclaims his own steadfast love. Sa ibang translation yan, many proclaim his own faithfulness. Ha? Marami, ano? Ako talaga, matapat ako eh. Ako talaga, maasahan mo ako, di ba? Marami tayong nakakausap ng mga ganyan, ng mga tao. Ha? Sa panahon ng problema, nariyan ako. Nakaagapay, nakabantay. Tingnan natin sa Holman's Christian Standard Bible. Many a man proclaims his own loyalty. Lahat nag-claim na faithful sila. Pati yung mga scammer, di ba? Pati yung mga mandahaya. Ha, ako, maaasahan mo to. Itong produkto namin, talagang, ha, eto na. Eto na yung hinahanap mo na product. Ayan, so, marami ang nag-claim yan. Ika, paano ba ako? Ayan, para medyo gitna tayo. Okay. Pero ang next question, ito eh. But who can find a trustworthy man or a faithful man? Oo, marami nag-claim faithful sila. Di ba? Iba pa nga, aawitan ka. Pag babae ka, aawitan ka. Faithful love, di ba? Yung mga ganun. Hanggang ano, ano yan? Hanggang maputi na ang buhok ko. Eh, pambira eh. Hindi pa nga nakalbo, iniwan eh. Kasi nga, everyone claims to be loyal and to be faithful. The same way, maraming mga Christians na ganyan eh. No? Pagkausap mo, eh, si Pedro lang eh, di ba? A classic example sa Bible, si Peter. Anong sabi niya? Lord, hindi kita iiwan, Panginoon, ha? Hindi kita ipagpapalit, Panginoon. Talagang ako'y matapat na naglilingkod sa'yo. Yes, yan. Peke pala. Di ba? Peke ang suka, mga kapatid. Hindi mo maaasahan. Walang tunay na katapatan. Kaya si Lord, yun ang una niyang hinahanap sa mga naglilingkod sa kanya. Yun ang hinahanap ng Panginoon eh. Kaya madalas mga kapatid, no, broken hearted si Lord eh. Bakit? Ang dami nga nag-claim, Lord, hindi kita iiwan, di ba? Iaalay ko buhay ko. Pero, ha? Pag dumating na yung problema, yung pagsubok, wala na eh. Hindi na maaasahan. Kaya may mga tao na ano eh, hindi yung ang hirap mong pagkatiwalaan, di ba? Oh, hindi natin masisisi si Lord eh. Pero kaya anong ginawa niya? Binago niya si Peter. Kailangan ma-born again yung isang tao. Kailangan mabago yung ating pag-uugali, yung ating buhay. Everybody say praise the Lord. Diba? Faithful eh. Ayun. Yun ang hinahanap pala ng ating Panginoon, mga kapatid. Faithful na Christians. Oh. Ang problema, yung iba, hindi mo nga maasahan. Wala doon, wala yung kanilang ano eh, kusang palo, ano? Kusang paglilingkod sa Panginoon. Madalas, kailangan mo pang i-push sila, kailangan pang itulak, kailangan pang tusukin ng karayom, no, not literally ha. Ibig sabihin, kailangan mo laging pinupush, lagi mong pinipilit,
lagi mong ini-encourage, mga kapatid. Yan. So, dapat tayo sa ating paglilingkod sa Diyos, maging committed tayo. We should become what? Committed Christians. Yan. Yung ating commitment sa Panginoon, dapat hindi ano eh, hindi napupulaan. Diba, mga kapatid? Oh, kailangan na andoon ka. Whether, hindi yung ano ka lang, weather saints. Alam niyo yung weather saints? Ha? Kapag maganda yung buhay, pag pinagpapala, pag walang pagsubok, pag walang problema sa church, nandiyan ka, naasahan ka, pero pag nagkaroon na ng problema, nawawala ka na. Hindi po faithful ang tawag doon. Diba? Unfaithful ka. Unang-una sa Panginoon. Kaya, number one dapat sa isang Kristiyano, faithfulness eh. Yung katapatan. Yung naaasahan. Ayan. O diba? Diba nagbigay ng parable ang Panginoong Jesus? May dalawang magkapatid. Yung isa, inutusan. Anak, punta ka sa bukid, magtrabaho ka doon. Sabi niya, oo, tay. Tapos yung isa ring anak, sinabihan niya, yung pangalawa. Nak, punta ka sa bukid. Ayoko. No, siguro, pabalang pa yung pagkasagot. Pero sabi ng Bible sa atin, mga kapatid, yung nagsabi ng oo, hindi pumunta. Missing in action. Pero yung nagsabi na hindi, siya ang pumunta. Kaya minsan, mga kapatid, no, napapansin ko sa paglilingkod sa Diyos, lalo na sa leadership, yung mga nagagamit ng Diyos, no? Usually they are reluctant, no? Pero hindi lahat ng reluctant, ha? Hindi lahat nung paayaw-ayaw. Pero karaniwan, yun ang nagagamit ni Lord to the fullest. Kasi at the end of the day, they are the ones who are faithful. No? Sa Bible, maraming mga examples niyan. Si Daniel, mga kapatid, at saka yung si Shadrach, Meshach, and Abednego, yung three Hebrew children, and Daniel. Their faithfulness was exemplary. Dapat tularan. Dapat na sundan ang kanilang mga yapak. Diba? Nung sinubok na sila eh, ayun, sa pagkain, unang-una yung pagkain eh. O, kumain kayo ng pagkain ng hari, yung mga inalay sa Diyos-Diyosan. Uminom kayo ng alak. Oh. Pero anong sabi nila? Ha? Pwede ba? Nakiusap sila ng maayos. Maganda yung kanilang pakikipag-usap doon sa leader, no? Sa eunuch. Sabi nila, pwede bang sa amin eh, gulay at tubig? Sabi ngayon nung, ano, nung si Aspinas yun, eh, kung nagkakamali, sabi ni Aspinas, eh, sabi niya, ipagka nangayayat kayo, pag pumangit yung kompleksyon nyo, yari ako. So ang sabi nila Daniel, itry mo lang kahit na isang buwan. Subukan lang natin. Aba, sabi ng Bible, mga kapatid, dahil sa kanilang katapatan sa Diyos, inonor ng Panginoon eh. After 1 month, sila yung nagniningning, pinakagwapo, mga kapatid, dahil sa kanilang katapatan sa utos ng Panginoon. Oh, another pa, di ba? Nung gumawa ng malaking rebulto itong si Nebuchadnezzar. Sabi, lahat luluhod, lahat sasamba sa imahin ni Nebuchadnezzar. Eto na, tumunog yung trompeta sa libo-libong mga tao. Lahat nakaluhod, nagpatira pa. Pero si Shadrach, Meshach, and Abednego na natiling nakatayo. Alam nila ang parusa, itatapon ka sa pugon. At alam nyo, napakaganda po nung sagot ng tatlo. Ha? Sabi nila, listen, O King, ha? Whether our God will deliver us or not. O, tingnan nyo ha, iligtas man kami ng Diyos, which is kaya niyang gawin, o hindi, mula sa pugon na yan, hindi pa rin kami luluhod. Yun ang tinatawag na commitment. Yun ang tinatawag na katapatan. Kaya maraming ang mga tao, eh, di ba? They claim their loyalty, their faithfulness.
Pero pag nagkagipitan na, wala na. Fair weather. Ayan. Pag sinabi mong fair weather, pag maganda lang ang panahon, doon sila kasama. Doon sila naroon. O, ang hinahanap ng Diyos, yung faithful. Now, pansinin nyo ito, di ba? Yung mga religious leaders noong panahon ni Jesus, ha? Naku po, hindi sila matapat sa Diyos. No? Kasi pag-iimbabaw lang, show lang eh, yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Hindi naman talaga sila. At ikalawa, multitudes, di ba? Daming sumusunod kay Jesus. Ha? Pero anong habol nila? Pagkain lang pala. Ayun. Di ba? Parang yung iba lang sa atin. Oh, at the end of the day, na-realize mo, kaibigan lang pala. Di ba? Ha? Akala mo, yun na eh. Akala mo, love story na talaga. Akala mo, may forever na. Yun. Biglang, kaibigan lang pala. Ayan. In John chapter 6, verse 66, ano? Ayan, tingnan natin dito. Balik natin sa English Standard Version. Ayan. After this, sabi ng Bible, many of his disciples turned back and no longer walk with him. Madalas kong sabihin to sa church eh. Minsan namamangha tayo, bakit wala na yung ganito, bakit di ko makita sa ganito. Eh, hindi. Mga kapatid, si Jesus nga eh. Di ba? Si Lord nga, iniwan nung kanyang mga disciples nung nagturo na siya ng mabigat. Ha? Nung nagsimula na siyang magturo ng mga aral ng Panginoon. They left him. Many, ha? Hindi few. Many, marami ang nagsitalikod sa ating Panginoong Jesus. At saka nasa Bible din yan. No, it was prophesied in the Bible na magkakaroon ng apostasy at turning away. Ayan, lalayo sila sa Panginoon, mga kapatid. Okay. Yung multitudes, they're interested in what they can get from Jesus. Ano yon? Yung tinapay, yung milagro, at kung ano-ano pa, kagalingan, blessing. Sana hindi tayo ano ha, mga blessing disciple lang. Habol lang natin kay Lord, pagpapala. Pag may pagpapalo na, nawawala tayo. Missing in action na tayo. Now, tandaan nyo ito mga kapatid. A true disciple, his desire is on the Lord, the person. Okay? May pagkakaiba kasi yun eh. Ha? Yung iba, things ang habol nila kay Lord. Pero yung true disciple, si Lord ang kanilang habol. Oh, natandaan nyo? Anong sabi ni Jesus? Balikan natin yung John chapter 6. Napakaganda po nito, mga kapatid. No? Okay, sandali lang ha. Ayan, John chapter 6. Kunin natin buong chapter para, ayan. Sa bandang end niyan, nagtanong si Lord kila Peter. Tinanong niya sila eh. Ha? Sabi ni Lord, kayo aalis din ba? Tinan niyo, 66, 67. So Jesus said to the 12, do you want to go away as well? Now, pansinin niyo ito mga kapatid ko sa Panginoon. Yung paglilingkod mo sa Diyos, hindi ka pinipilit ng Panginoon. Same with the 12 disciples. You have the choice. You can leave anytime. Ha? Pwede kang lumayo, pwede kang umalis. Kaya nga, ang question ni Lord, hindi pa ba lang yung question, kayo aalis din ba? Hindi ganun eh. Sabi ni Lord, gusto nyo rin bang umalis? Nakita nyo, mga kapatid? Kaya, the same question, tatanungin din sa'yo ng Panginoon eh. Gusto mo bang umalis? Ayan, oh, give up ka na ba? Hindi mo na ba kaya? Yan ang question na maririnig mo mula sa ating Panginoong Jesus. So, ang tanong ko sa inyo, kayo, aalis din ba kayo? Ha? Ba-back out din ba kayo? Magi-give up din ba kayo, mga kapatid? Surrender din ba tayo? Oh,
Yun ang question sa atin ng ating Panginoon eh. Yun ang pinaka matinding tanong para sa atin. Praise the Lord. And I hope na hindi ganon yung nasa puso ninyo. Hindi yung milagro ang habol ninyo. Di ba? Sabi nga ni Pablo, whether we live therefore or die. Actually, sa book ni Philip Yancey, no, yung Why Do the Righteous Suffer or something to that effect ng kanyang title ng kanyang book, ano? Sabi niya, actually, pag inisip mo, ang greatest faith, ang greater faith siguro, no, ay yung hindi mo natanggap, yung hinihingi mo, pero nananampalataya ka pa rin sa Panginoon. Nakita nyo? Madalas ang ating iniisip, oh, great faith siya. Natanggap niya yung hiningi niya. E paano yung humingi, pero hindi niya natanggap? Pero nanatili pa rin siya. If you go back to Hebrews chapter 11, ang favorite natin, yung mga unang verses. Bakit? Kasi they offered, they received the blessing, di ba? Si Abraham, nagkaanak. Now, we are not questioning their faith kasi faith sila eh. Lalo na si Abraham, the father of faith, di ba? Pero sa bandang huli, mga kapatid, at the end of Hebrews chapter 11, you will read there that there are many who did not receive the promise, but they still served the Lord. Some of them, in fact, died. Yung iba namatay, yung iba pinersecute, yung iba pinako ng upside down, yung iba, mga kapatid, grabe. Pero ang sabi ng Bible, these people also live a life of faith. Ito ha, shocking sa atin, di ba? Kasi nga, pagka lagi ka nakikinig sa prosperity gospel, eh, kailangan, lagi kang blessed, lagi kang blessed. Eh, paano nga yung iba? Paano yung mga pinersecute? Paano yung mga pinatay na Christians dahil sa kanilang pananampalataya? Praise the Lord. O, diba? So, ibig sabihin, yung mga tumatanggap ng blessing ay may pananampalataya. Yung ding iba na hindi na ibigay yung promise sa kanila, yet they believe. They also live a life of faith. Kaya dapat balanse tayo ron. No? Kaya mahirap maging judgmental kung minsan. Oh, sila, ang hirap na Christian. Eh, malay mo, di ba? Mahirap mong, ano yun yun, mahirap mong i-judge yun, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Pero anyway, hindi yan ang ating topic. Ang topic natin is faithfulness. Oh, anong sagot ni Peter? Tinan nyo to, ha? Simon Peter answered him, Lord, to whom? Hindi to what or where should we go? Hindi location, hindi things. Ang sagot niya, to whom? It is the person of Jesus Christ. Kaya kailangan wag nating mamimiss yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kailangan, sabi nga ni Pablo, but I know whom I have believed in. Yon, ang kanyang pinanampalatayanan ay yung person ni Jesus Christ. It's the Lord Jesus Christ. Wow, grabe mga kapatid, di ba? And I'm persuaded, sabi ni Pablo, that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Oh, grabe mga kapatid, it's to whom? Lord, to whom shall we go? Oh, tuloy natin. You. Oh, sino yung you? Si Jesus Christ. You have the words of eternal life. Lord, saan kami pupunta? Saan kami tatakbo, Panginoon? Eh, nasa iyo lang ang mga salita ng buhay. Sabi pa nga ni John, di ba? The Gospel of John, si Jesus ang Word. Hallelujah. Lord, saan kami pupunta?
kung lalayo kami sa iyo, Panginoon, saan kami pupulutin? Wala na kaming buhay na walang hanggan. 69, and we have believed and have come to know that you, oh, again, niya sinabi niya, and have come to know the doctrine and the teachings and the bylaws and constitution. Hindi. It's all about the person of Jesus Christ. Huwag nating i-miss yun, mga kapatid, that you are the Holy One of God. You are the Messiah. Lord, kumbaga sa ano, tinaya na namin lahat. Kaya grabe yung kanilang commitment. Although, dito sa time na to, mga ano pa lang sila eh, bagong disciples pa lang nila. Pero it's a good start. Bakit? Kasi yung kanilang commitment kay Lord eh. Kahit nag-fail man sila, sabi mo, dininay ni Peter si Jesus. Pero, ano pa rin eh, nakabalik sila eh. Kasi nga, kailangan sa start pa lang, make a commitment to God. Lord, I will follow you. You have the words of eternal life. Kanino kami pupunta, Panginoon? Sa'yo lang. Wala na kaming ibang mapupuntahan. Hindi ang UPC, hindi ang ACJC or LALJC. Ano pa yung mga JCJC na yan? LJCI, hindi yun eh. The person of Jesus Christ. Lord, sa'yo kami committed, Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. And I believe yung ating mga leaders, they will agree to that. Kailangan ang ating commitment kay Lord, mga kapatid, first and foremost. Kaya dapat fat Christians tayo. Ano yan? Letter F, faithful. Kailangan ang ating pagsunod kay Lord is from the heart, not because of duty. Ay, sisimba na naman ako. Linggo na naman. Ay nako, may live streaming na naman si Pastor. Ay, talaga naman. Diba? Walang excitement. Eh samantalang yung iba nating mga kapatid sa Panginoon, no? Pastor, baka pwede mong gawing alas 10. Pastor, baka pwede mong gawing ganitong oras para maka-attend kami, para makapanood kami. Yung iba, may time talaga. Pero, wala eh. Pero hindi na tayo, ano nun, si Lord na ang bahalang mag-judge doon, mga kapatid. O, tuloy natin, di ba? O, Jesus answered him, them, did I not choose you the 12? And yet one of you is a devil. Okay, that's another topic for another day. Pero ang ating titignan dito, mga kapatid, ay yung katapatan. Type nyo nga dyan, katapatan kay Lord. Okay, para malaman ko na talagang ang nakikinig kayo, type nyo lang, faithfulness or katapatan. Kung nandyan pa kayo, baka mamaya eh, agaya kayo nung pinost ko kanina, di ba? Expectation ni Pastor eh, nakikinig eh. Yung pala, nakatulog na ron, no? Naglalaway na pala. Ayan. Thank you, Sister Grace. Eto, nakikinig. Sister Elena, ayan. Si Mami Gloria Ogues, Mary Jane Mariano, thank you. Sister Cheryl Cruz, Sister Elisa. Okay, sa Facebook, Sister Mylene Pirin, katapatan. Okay, sino pa? Sister Heidi, Sister Cynthia, ayan, salamat. Amen, talaga, di ba? Ako po, ako baka maitype ko kagutuman dahil ang bago nung niluluto ni Mami G. Katapatan. Di ba? Kung if we're honest, marami sa atin ng pumapalya, no? Pero ang Diyos, kahit na ganun, ay tapat pa rin sa atin.
Ayan, sister, si Brother Remejo Banyago, Sister Esther, Sister Jem Pirin, Sister Lady Lou Acuesta, Sister Bernadette Ani Sinadre, ayan, Sister Grace, at sa Facebook, ayan, si Sister Gina Bambao, Sister Gina, shout out. Ayan, Pastor Randy, Faithfulness, Katapatan, Sister Jean, salamat po, salamat sa mga patuloy na nakikinig. God bless us all. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesus. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Okay, in John chapter 12:26, no? May ilan tayong mga verses. John 12:26, sandali lang, sorry po ah, sa pag-i-scroll ko na mabilis. John 12:26, tingnan natin kung anong sinabi ni Lord. Okay. If anyone serves me, he must follow me. Kaya nga to ha. Kung gusto mong maglingkod kay Lord, kailangan mo siyang sundan. Kailangan mong sundin. And where I am, oh, kung nasaan si Lord, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Oh, nakita niyo ba mga kapatid? Di ba ang ganda? Oh, kung ikaw ay maglilingkod kay Lord, if anyone, it's offered to everybody. The invitation is extended to anyone, kung sino ang gusto eh. But so if you decide to serve him, then follow him. Tumunod ka sa kanya. Kaya nga tawag disciple. Ano yung disciple? You are following your master. Ayan. Sinusundan mo yung master mo. O ano yung ginagawa niya? Pinafollow mo. Para kang, in a sense, imitator. Diba? Sabi ni San Pablo, be imitators of me as I imitate Christ. Ayan. May imitation na nangyayari. At syempre, if you follow him, wherever his destination is, there you will go. Kaya nga sabi niya, and where I am, there will my servant be also. So kung si Jesus nagpapatawad, dapat kang magpatawad. Kung si Jesus minahal niya yung mga tao, dapat nating mahalin ang mga tao. At ito ang maganda. Ha? Ang sino mang maglilingkod sa akin, ayan, ay i-honor ng Ama. Oh, grabe, di ba mga kapatid? Nakita niyo yung ending nung paglilingkod mo sa Panginoon. May honor, may reward mga kapatid. Praise the Lord, di ba? Oh. Tingnan pa natin, no? May mga versikulo pa tayo. Yan. Sa Mark chapter 10, no? Ito naman, pinakita ng Panginoon. Ano naman ito? Humility. Servanthood. Ayan. Kapag tayo ay isang faithful, matapat na saint ng Panginoon, meron tayong pagpapakumbaba. Kasi hindi ka pwedeng maging servant kung wala kang pagpapakumbaba. Diba? So, basahin nyo na lang po yan. No? Babasahin ko para sa inyo. But Jesus called them to him and he said unto them, you know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them. But so shall it not be among you. Ha? Sa ano kasi sa world, pag ikaw ang boss, binubusabos mo itong mga nasa baba. Hindi naman lahat ng boss, okay? Pero karaniwang ganun, parang inaapi-api at inatawanan, di ba yung mga ganun, ano? Pero again, hindi nga lahat. Marami rin mabait na mga boss. They exercise authority. Sabi ni Lord, but it shall not be among you. But whosoever will be great among you shall be your minister. Yan. Magiging alipin tayo, magiging servant tayo. Kaya ang faithfulness, hindi lang siya faithfulness, may mga kakambal siya eh. Di ba?
Andun yung humility. Ha? Andun yung being a follower, tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Andoon yung meekness. Andoon yung long-suffering. Ha? Andoon yung pagiging good steward. 1 Peter 4:10. Tingnan natin. Okay, mga kapatid. 1 Peter 4:10. Okay, tingnan nyo rito ha. As each has received a gift, use it to serve one another. Ano mang gift ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, sa pag-awit, sa pagpupuri, sa pagtuturo, sa pangangaral, dapat mo itong gamitin para maglingkod sa mga kapatiran sa isa't isa. As good stewards. Yan. Kaya tayo po ay mga stewards ng Panginoon. Tagapamahala ng alin? Of God's varied grace. Yung mga biyaya, mga kaloob, mga karis. Karis means a gift, regalo. Yan. So yan ang binibigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid ko at kaibigan sa Panginoong Hesukristo. Okay. Tingnan pa natin ha. Ayan. So, tayo ay dapat maglingkod na taos puso. Galing dito sa ating kalooban. Hindi dahil trabaho. Hindi yun, no? Ayan. Kasi pwede kang, ano eh, parang ako, pwede akong magpastor na, eh, trabaho ko kasi ito eh. Diba? Kaya kailangan mag-preach ako. Eh, bakit ako mag-preach every night? Eh, nakakapagod kaya. Ano lang, dapat Sunday lang. Diba? Kasi nga, duty lang eh. Diba? O, yun lang ang duty ko. Ano ba ang duty ko? Saturday and Sunday. Eh bakit nagpapagod ka na every night? Kasi nga, there's a difference eh. Kapag from the heart, gusto mo na nagsiserve ka, naglilingkod ka sa mga anak ng Panginoon. Everybody say amen. Okay. Ikalawa, mapapasin nyo sa faithfulness, sa pagiging true disciple ni Jesus Christ, merong internal change. You cannot be a disciple without changing. Hindi po pwede. Kasi you have to become like your master, your teacher. O, di ba? Nakikita nyo yung mga kung fu movies, di ba? Yan. Napapansin nyo, ginagaya noong student yung kanyang master, yung kanyang teacher. Pag gumawa ng teacher, wah! O, gaganon siya, wah! Di ba? Yun. At doon, mapapansin nyo rin, sa mga nag-aaral ng mga ganyan, may mga discipline sila. Ha? Hindi porke marunong ka ng wah, eh, lahat na lang ng tao, i-chop-chop mo. Di ba? Lahat ng tao, i-kakarati-chop mo. Eh, hindi po pwede. No? Kailangan meron kang pagpipigil sa sarili. In fact, may nakakilala kami noon sa Olongapo City. Ano siya? Black belter. Pero pag nakita mo po siya, hindi mo halata. Pagkausap mo, napakamik, napakasimpleng tao. Instructor siya noon sa loob ng naval base. At pag nakikita mo, hindi. Ang nalaman ko na lang, doon sa pastor namin. Sinabi niya na, alam mo yan, black belter yan. Magaling yan. Kaya makikita mo, di ba, kung minsan, kung sino yung mga talagang, yung totoo, talagang edukado, humble sila eh. Ayan. Di ba? Hindi nila pinapahalata. Hindi mo sino-show off, hindi ka show off doon. Ayan. So, ganun din sa atin as a Christian. The more you know about the Lord, the more your relationship grows with Him. The more you grow humble. Alam niyo kung bakit? Kasi you realize that you are still nothing. Wala pa rin tayo. Kulang pa rin, mga kapatid. Bakit? We are always reliant on the Lord. Tayo ay umaasa lamang, mga kapatid ko, sa gabay at patnubay ng Diyos sa atin. Kaya dapat lang na tayo ay maging matapat na naglilingkod sa
Panginoong Jesucristo. Yun lagi. Yun lagi ang ating ano, ang ating inspiration, mga kapatid. Yun lagi si Lord lagi ang nagpupush sa atin para ano, lalo tayong magpursige, lalo tayong maglingkod sa Diyos, lalo tayong magpakainit sa ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Amen. Di ba, mga kapatid? Naniniwala ba kayo dyan? Tingnan natin, ha? 1 Timothy 1. Ito na yung ating last verse about faithfulness. At dito tayo magkatapos, ha? 1 Timothy 1.18. Maliin na pindot ko. 1 Timothy 1. Yung buong chapter na lang para makita natin yung context. 1.18. Now, Paul was talking to young Timothy. Young Timothy was a young preacher, young pastor siya. Kaya sinulatan niya si Timothy. Binigyan niya ng encouragement, minementor niya, dinidisciple niya si Timothy. 18, this charge I entrust to you, Timothy, my child. Kasi si Timothy ay son in the faith ni Pablo. In accordance with the prophecies previously made about you, that by them you may wage the good warfare. Okay, may wage, may labanan, mga kapatid, may warfare, may digmaan. Holding faith. Okay, panghawakan mo ang pananampalataya. And a good conscience. Ano daw? Faith and a good conscience. By rejecting this, some have made shipwreck of their faith. Okay, sa mga hindi gumawa nito, ibig sabihin, hindi nila pinanghawakan ang kanilang pananampalataya at ang mabuting konsensya. Ano ang nangyari? They were shipwrecked. Nasira sila. Lumubog yung kanilang spiritual na barko. Shipwreck of their faith. Among whom are Hymenaeus and Alexander, whom I handed over to Satan, that they may learn not to blaspheme. Faithfulness. And sabihin nyo nga, faithful. So bukas po mga kapatid, ay bukas, sa Lunes na pala, sorry po. Dahil bukas, meron po akong live pero sa hapon po, 2:30 ng hapon ang ating pong live service para bukas. Ayan. So dito, katapatan. Pag-disciple ka ni Lord, dapat tapat ka. Maasahan ka. Ha? Kumbaga sa awitin, umulat bumagyo, ayos lang. Diba? Ayan. Ha? Ano man ang mangyari, online o hindi online ang service, nandyan ka. Ha? Sa inyo na nasa mga iba't ibang lugar ng mundo, suportahan po natin ang ating mga pastor. Ayan, be faithful. No? Salamat po sa inyong pakikinig ng Bible study natin. Pero huwag nyo kalimutan, support your pastor wherever you are. Suportahan natin sila. Mag-amen kayo habang nagtuturo si pastor. Habang nagpuporsige siya, pinapaganda yung kanyang online service. No, mapalad nga kayo, yung iba ang gaganda ng mga tugtugan, mga kapatid, no? Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. So manalangin po tayo sa Diyos ngayong gabi, mga kapatid. Dakilang Ama, patawad po kung minsan sa aming kawalan ng katapatan. Minsan Lord, para kaming roller coaster. Minsan talagang dire-diretso, dire-diretso, biglang bababa na naman. Minsan Lord, kagaya kami ni Pedro. Ang lakas namin magsalita. Hindi ka namin iiwan, Panginoon. Kapag nagkaipitan na, bigla kaming nawawala. Pero salamat Lord, dahil hinahanap mo pa rin kami.
walang question sa iyong katapatan, Panginoon. Because you are the faithful God. Lord, turuan mo kami that we will emulate you. We will follow after your example to be faithful. Lord, make us faithful disciples, faithful saints, as we grow fat in serving you. Lord, i-bless mo rin ang bawat mga kapatiran, ang mga may karamdaman sa pangalan ng Panginoon. Sa Kristo, sinasaway namin, Panginoon, ang mga karamdaman. Inaabot namin, Lord God, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Kung meron may mga masamang pakiramdam, parang COVID signs, sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. And Lord God, we pray that you would bless your people. Bigyan mo kami ng masarap na tulog ngayong gabi sa mga nandito sa parte ng Asia, sa nasa ibang lugar, western part, Panginoon. Alakasan sa pagtatrabaho, pag-iingat, covering para sa bawat isa. Lord, we glorify and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagdalo ngayong gabi. At salamat po sa mga matapat, no? Mga matapat na nag-aabang every night. May the Lord bless you more. And I pray, mga kapatid, na magiging mga disciple maker tayo. Tutuloy po natin sa Monday ang ating pag-aaral. No, ang next nating pag-uusapan ay availability. Yan, kasi fat nga eh, di ba? Mataba. So, ang next letter is letter A. For availability. Available ka ba? Sa mga single, available sila. Okay. Pero ang ating tinutukoy, available ka ba para kay Lord? Amen. Maraming salamat mga kapatid, no? So sa Tuesday, sa ano pala, sa Monday, wala po tayo sa Monday kasi pahinga. Dahil sunod-sunod mga kapatid, bigyan niyo ako isang araw magpahinga. Ayan. At pagpalaan kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Wala po muna tayong games ngayong gabi. Pero salamat kahit may games o wala ay nandito po kayo patuloy na nakikinig ng salita ng Panginoon. Sa bagay yung ating games eh for fun lang naman yon, no? Para sa katuwaan. Ayan, at congratulations sa mga nanalo. Sir Annie, ayusin mo yung GCash mo kasi hindi talaga maisend. Ano? Ayan. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mga available. Yung may mga asawa, you're not available anymore. So God bless you po. Pagpalain tayo ng Panginoon. This is Pastor Richard signing out, mga kapatid. At huwag niyo pong kalimutan, share. No? I-share niyo po itong ating video. Share niyo sa mga kaibigan. At kami mga friends pa kayo, sabihin niyo mag-subscribe. Like. At kung wala kayong ginagawa, panoorin niyo yung mga videos. Marami po tayong videos dito sa ating channel. Don't forget to thumbs up. Thumbs up bago kayo umalis, mga kapatid. Thumbs up, thumbs up. Ayan. Para naman na makredit yung ating panonood. Ayan. So don't forget to thumbs up. God bless everybody at akain na ako mga kapatid dahil gutom na. Bye-bye!